Hello and welcome po sa aking mga kapamilya. Sorry po sa aking looks dahil lagi nila ako nagsusorry. Kasi po pagod ako pero may importante po akong sagot dito sa question sa aking video titled What to do if kung namatay ang kanu husband dito sa Amerika, di alam ni Pinay mag-process. Sa part 2 po 'yan. What to do if kung namatay ang kanu husband dito sa Amerika, di alam ni Pinay mag-process. Ang haba-haba ano. Anyway, may kababayan po kasi tayo, direct to na point na po ito ano. Sorry na kasi baka medyo humaba kasi. Meron tayong kababayan na nagtanong kasi may kaibigan siya na namatay yung, may kaibigan siyang Pinay, which is Pinay naman din yung kaibigan kasi na nagtanong, you know, na nag-asawa ng kano at doon nagpakasal sa Cebu. Tapos, after 7 years, namatay yung kano. So, ang tanong niya ay, meron po ba daw siyang benefits na makukuha? Dahil 7 years lang naman daw silang kasal. Well, medyo complicated po dahil first of all, wala naman po akong experience na nag-asawa ako ng kano sa atin. So, in that end, wala akong 100% na maisagot sa'yo dahil I wish na may experience ako na ganyan dyan sa Pilipinas. But, I can only answer you this. Kung anis yung naging napangasawa niya, okay? Anis siya na kano to the bone. Anis to the bone. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Kasi maraming mga kano na hindi sila anis, di ba? May mga gumagawa-gawa lang. Kahit nga yung mga kano na kahit ditong nag-asawa, maaring 5 beses na silang nag-asawa, di ba? Sa kanya-kanyang state, iba-ibang state. May mga cases na ganun. Pero, let's say, in your friend's case, sa kaibigan nyo, na, let's say, na-anis yung asawa niya, at yun nga lang, no? Dahil hindi naman detalye yung tanong mo. Dahil, depende po kasi yan. Dahil kung divorce yung kano, at may mga anak, diyan nagiging komplikado dahil kung wala namang living testament yung kanyang asawa, like for example, divorce siya dati, ano? Tapos ang sabi mo, 7 years silang nag-asawa tapos namatay yung kano. Well, ang tanong ko din sa'yo, divorce ba yung kano na yun? At kung divorce siya, tapos ilang years ba siyang ilang years ba niyang nakasama yung ex niya? Let's say, for example, 10 years. Kung 10 years or more na married siya doon sa kanyang ex, maaaring walang social security benefits na makukuha yung ating kababayan na Pinay kasi 7 years lang yung kasal nila. Eh kung kasal yung lalaki noon at divorce siya, pero matagal naman yung kanilang married doon sa ex niya, kung more than 10 years yun, yung ex niya ang makakuha ng half of social security ng kano. Yun ang pagkaalam ko ha. The last time I read the book, yun ang pagkaalam ko. Kasi 10 years talaga, 10 years bago ka makakuha ng social security benefits sa iyong kano na asawa. Pero, ganito, kung wala naman siyang asawa noon at wala rin siyang mga anak noon, di siyempre, doon sa Pinay lahat mapunta yung mga benefits. Ang tanong, married nga sila sa Pilipinas. Ang tanong, nireport ba yan ng kano sa US Embassy yung kanyang status? Kung ang status niya sa US Embassy ay hindi married, then hindi maka-reply yung, hindi maka
claim yung Pinay ng benefits doon sa kanon niyang asawa dahil hindi naman nakalagay na married yung status niya sa US Embassy. So, yun ang scenario naman na maibigay ko sa'yo. Scenario 2, kung yung asawa niyang kano may mga anak sa US, tapos may mga ari-arian yung kano dito sa US, at alam ng mga anak niya na namatay siya, tapos yung Pinay na asawa wala dito sa US, maaaring yung mga bata ang mag-claim ng mga ari-arian ng kano dito. Dahil, unang-una, yung asawa niya is, she is not in the US, and she is not green card holder, I assume. Hindi siya green card holder dito, or hindi siya citizen. So, yun ang komplikado. So, scenario one, what did I say? First scenario, hindi ina-update ng kano na husband sa US Embassy na siya ay married. Yun ang first scenario, ang worst scenario. Ang pangalawang worst scenario is may mga anak yung asawa niya noon dito sa US at may ex. So, hindi siya makakuha ng Social Security benefits sa kanyang kano na husband, lalong-lalo na kung may mga anak silang dalawa dyan sa Pilipinas. Yung anak niya maaring makakuha ng benefits sa kano, pero siya hindi. Dahil, depende rin sa edad ng kanilang anak. Kung ang anak nila ay minor, then makakuha siya ng benefits. Dahil sa siya ang nag-alaga sa kanilang anak at siya yung, you know, of course, mother. So, yes. Pero wala kasi siya dito, so mahirap. Yan ang worst scenario, di ba? Pagdating naman sa Social Security benefits, yun nga ang sinasabi ko, 7 years lang silang marriage, di ba? Ang worst scenario is kung ang kano niyang, if ang kano is divorced, tapos ang marriage niya doon sa dati niyang marriage is longer than 10 years, then siya ang may more makakuha ng half of the benefits sa Social Security ng kano. It makes sense? Or mahirap ba yung Tagalog ko? Bisayaon ko ano? Ang bisa sa Bisaya. Kung minyo ang kano diri sa una, nya dugay ang kaminyoon nila. Let's say kaning imong amiga is 7 years lang ang minyo sa kano, di ba? Pero kung sa ex niya sa una nga 10 years or more ang ilahang kaminyoon, ang imong amiga dili makakuha og Social Security benefits kay tungod 7 lang ang ilang marriage nga nagdugay. Pero kung sa ex niya sa una more than 7 years, ang ex niya more likely nga makakuha og Social Security benefits. Yan ang pagkaalam ko. Kasi it's at least 10 years. Maliban na lang kung binago na ngayon, but the last time na ang alam ko is 10 years talaga. Na you have to be married 10 years. So, yun ang worst scenario. Unang-una, ang maisuggest ko lang sa'yo, sabihin mo sa kaibigan mo na kung meron siyang Social Security ng asawa niyang kano, birth certificate, yung passport niya, yung kung ano man yung dokumento, halimbawa kung nag-serve ng military yung asawa niya, yung asawa niya, yung burial dapat ng asawa niya, ang military ang dapat maggasto nun, ang magpalibing. Pero wala naman siya kasi dito sa Amerika, so I don't think they're going to spend that in the Philippines. Kailangan dito talaga sa Amerika. Yun ang maisuggest ko sa'yo na mag-i-gather niya lahat ng dokumentong binanggit ko, yung birth certificate ng asawa niya, Social Security is more important, at saka yung passport or kung ano mang dokumento na meron yung asawa niya. At pumunta siya sa US Embassy at doon siya mag-inquire. Lalo-lalo na
yung marriage certificate nila, ipakita niya doon. Pero kung hindi naman ni-report ng kano doon sa US Embassy na married nga yung status niya, so mapawalang visa naman yung kanilang marriage, di ba? Kasi kung hindi niya ni-report doon na marriage status siya, o di wala siyang benefits na makukuha, ano? So, ang worst naman na scenario na maibigay ko sa iyo is I'm not sure na kung paano niya gawin na mag-claim siya ng social security niya dahil never pa siyang pumunta dito sa US. So, I'm assuming na wala siyang green card or hindi siya citizen. So, lahat yun is, you know, medyo komplikado kasi hindi siya makapunta ng US para i-claim niya dito. So, in order for you to make a claim for your benefits, you have to be here in United States. Ganun po yun. Aywan lang kung paano gawin mag-claim outside of United States kasi I never heard of anyone pa naman na paano sila mag-claim of, you know, someone that died and they're outside of United States. So, hindi ko talaga alam po yan. So, hindi ko masagot yan. But, kung meron naman siyang social security, like I said, pumunta siya, I'm talking about social security sa asawa niyang kano. I-gather niya lahat yun, pumunta siya ng US Embassy, at doon siya mag-inquire. Kung doon niya malalaman lahat yung status ng asawa niya, kung siya nga ba ay married. Kasi kung ang status ng asawa niya dito sa USA ay hindi married, so hindi siya makapag-claim ng benefits kung ano man yung naiwan ng asawa niya dito sa Amerika. So yun ang worst scenario na maibigay ko sa'yo. So the only good news that I can tell you na makakuha siya ng benefits kung siya ay makapunta dito sa Amerika at dito niya i-process, i-claim niya yung dapat na mapunta sa kanya. If she's able to come, of course, she should be entitled to kung yun nga ay nakarecord sa US Embassy na married nga ang status ng asawa niya. So ngayon, kung walang asawa dati yung napangasawa ng kaibigan mo at walang mga anak, sa kanya talaga lahat mapunta ng ang benefits ng asawa niya, kung ano man yung naiwan ng asawa niya. Siya talaga ang may rights. Kasi yan ang pagkaalam ko. Maliban na lang, kung merong living testament na naiwan yung kanyang asawa. You know? Kasi yun talaga ang i-honored ng state. Kung saang state man yung asawa niya. Dito sa Amerika. Kasi, kahit naman na, like, kagaya ko, yung asawa ko, halimbawa, meron siyang living testament kasi yung asawa ko ngayon, meron siyang apat na anak. So, ang sinabi ng asawa ko, kaya ito ha, mga Pinay, mga besh, ito ang maipayo ko. Napaka-importanteng bagay ito at sinabi ko na ito sa aking vlog noon. Itong bagay na ito ay dapat pag-usapan habang buhay pa tayo, ano? Kasi lalo na ngayon, COVID, you know? Hindi natin alam na bukas mamamatay pala tayo, no? Kaya pag-usapan dapat ito dahil mahihirapan yung mga maiwan ninyong mga mahal sa buhay kasi hindi niyo alam kung anong gagawin, ano, pag namatay ako tapos wala akong living testament tapos may mga anak akong naiwan. Eh, may asawa nga ako. Eh, iba nga kasi ang case namin dahil may mga anak siya. Oo, mga grown up na yung mga anak niya. Eh, may mga ano siya eh, meron siyang, kung tawagin sa atin, meron siyang yaman for his kids. So, kung mamatay siya, hindi ako mag-expect na may makuha ako sa kanya kasi depende na lang yun kung ano man yung nakalagay sa kanyang living testament. Ang makukuha ko lang is kung merong sa aming dalawa lang nung nag-asawa kami, nung time na nag-asawa kami, yun ang makukuha kong rights. Pero yung kung ano man yung dati niya, na kung anong meron sa bangko niya noon, na hanggang ngayon hindi ko tinanong kung anong meron, hindi ko kinalkal yun. Siya na ang bahala doon. Meron siyang living testament na sinabi niya sa akin na meron siya.
Hindi ko tinanong kung ano yung meron sa living testament niya. Basta ang alam niya sa akin, babaguhin daw niya yung living testament niya. Hindi ko alam kung ano yung living testament niya, kung anong nakasabi doon. Kasi bago lang kaming nagkasal, pero pinag-usapan namin yun. Hindi ko alam kung... Ang alam ko, siyempre, yung living testament niya is lahat yun mga anak niya lang. Wala akong rights doon. Kasi nung ginawa niya yun, kanyang yaman yun at single siya noon. Pero kung ano man yung meron kaming dalawa, yun lang ang makukuha ko talaga. Kung halimbawang ako ang mamatay or siya mamatay, di siyempre, kung ako mamatay, mapunta talaga sa mga anak ko yun dahil gagawa ako ng living testament na kung ano yung meron na nilagay ko sa aking retirement, doon talaga yan mapunta sa dalawa kong anak. Hindi sa kanya dahil meron naman na siya, di ba? So, kung siya din, kung siya ang mamatay, kung ano yung naging yaman niya noon na hindi ko pa siya nakilala, doon yun mapunta sa mga anak niya. Hindi ako mag-expect na ako ang magiging benefits doon. Hindi yung ganun. Kung ano yung meron sa amin magmula nung nag-asawa kami, sa akin talaga mapunta yun. At sinabi niya naman sa akin. Like for example, itong bahay. Binili namin yun sa amin dalawa pangalan. So kung mamatay siya, sa akin mapunta. Walang mapunta sa mga anak niya. Sa amin dalawa ito. So, yan ang straightforward na sagot ko sa'yo. So kung sa akin naman, depende na rin lang sa akin kung halimbawa yung retirement ko. Kung anong gustong ilagay ko doon sa aking benefits. Hindi dahil na siya ang asawa ko, kung halimbawa mamatay ako, hindi automatic na mapunta sa kanya yun. Dahil gagawa ako ng living testament na kung mamatay ako, gusto ko na sa mga anak ko lang mapunta yung aking retirement. Yun ang gagawin ko. Pero meron din akong pag namatay ako na yung pera na yun, siya ang mag-handle dahil siyempre minor yung mga anak ko, siya ang mag-asikaso na magpalibing sa akin, ganun-ganun. So yung pera na yun, pwedeng ilagay ko sa pangalan niya kasi anong minor naman yung mga anak ko, paano naman nila gagawin yun? So maaring sa kanya ko ilagay yun. Pero hindi ibig sabihin na automatic dahil siya ang asawa, is mapunta sa kanya yun. Kasi ang sa aming sitwasyon naman is blended family kami. Eh, hindi yung unang pag-asawa namin. May mga anak siya, may mga anak ako. So, syempre, priority ko is yung mga anak ko, diba? So, my friend, ganito. Hindi dahil na asawa tayo at sa atin talagang mapunta automatic yun. Kung ano yung sa aming dalawa, like for example, kung ano yung meron sa kanilang dalawa ng kaibigan mo na sa community nila, sa kanya lahat mapunta yun. Pero kung ano yung meron dito sa Amerika na kano na hindi alam ng kaibigan mong Pinay kung anong meron siya dito, yun ay komplikado dahil hindi natin alam na gumawa ng living testament yung kano na yun at nandito sa Amerika yun. Diba? So yun ang mahirap, kaya kailangan niyang alamin. Kaya... sana, this is more informative na maintindihan na ganun kakomplikado kung yun nga, ang both party is kung wala silang understanding pagdating dito na sa sitwasyon na ito. Kasi kahit na bago lang kaming nag-asawa, pero pinag-usapan na namin ito. Kung anong mapunta sa akin, kung anong mapunta sa mga anak niya, kung anong mapunta sa mga anak ko, kung ako ay mamatay, kung anong mapunta sa akin, kung siya naman ang mauna, diba? Pinag-usapan na namin to dahil nga, diba? Hindi natin alam dahil lalo na ngayon sa COVID, diba? So, sana na nakatulong ako sa iyo, my friend. There will be more like this in video. I know I keep saying this, pero... look at me, I'm tired, between my work and we are moving again kasi mag-downsize kami ng bahay at itong bahay na ito ay nabinta na. So, we are going to move again at magpapack na naman. So, busy na naman yung life namin. So, God bless for now. Hopefully, I am answering your question. And so,
I-email nyo lang po ako, kabayan, dahil meron naman akong email na nag-respond sa message ko sa'yo. Thank you very much and God bless. I hope that this will help for your friend. Bye. Thank you.